pinagagalingan ng mga sariwang gulay para sa residente ng Luzon ay ang Mountain Province sa Cordillera Administrative Region. Noong simula ng pandemya, Darren, nahirapan ng ilan nating farmers na ma-deliver ang mga harvest nila dahil sa travel constraints, especially noong inaayos pa lang natin ang sistema ng access sa daan ng essential services katulad ng food industry. Yes, tama ka dyan, Criselle. Dahilan upang mabulok at masayang ang kanilang mga ani. Isa ring problema minsan yung tinatawag nating oversupply. At cause din ito upang masayang ang kanilang mga pinaghirapang tanim. Oo, talagang nakakalungkot, Darren, ano? Pero ngayong episode, aalamin natin ang isang paraan na pwede nating magawa kung mayroon tayong oversupply ng harvest sa ating taniman. May iba't iba kasing preservation techniques na pwede nating subukan at tamang pag-handle ng mga prutas at gulay para ma-maximize ang shelf life nito. Yes, tama, Criselle. Halika, sabay-sabay nating panoorin ang aming agriculturist na si Miss Arian Guerra para sa bagong episode ng Ating Eskwelahan, Gulayan sa Pamayanan. Magandang araw, mga ka-agri. Ako po si Arian Guerra, ang Program Management Assistant ng ATI Calabarzon. Narito po ako upang talakayin ang post-harvest handling and storage of vegetables sa pamamagitan ng ilang preservation technique kagaya ng freezing at pickling. Tara, samahan niyo akong matuto at malaman ang iba't ibang paraang ito. Hindi lahat ng gulay at prutas, kahit pa iisang variety, ay maaaring anihin ng sabay-sabay. Dahil na rin sa pagkakaiba ng mga gulang nito. Kagaya na lamang ng sakamatis, talong, okra, sitaw, at iba pa. Maitatayang mayroon tayong maaani ng kada isang araw sa loob ng halos isang buwan o higit pa. At dahil dito, mas makakabuti kung alam natin kung paano ang tamang pagpreserba nito o ang pag-store ng mga ito. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung paano ang tamang storage at pagtatabi ng ating mga ani nang sa gayon ay mas mapreserba natin ng mas maayos ang mga ito. Masasabing ang tamang storage at pag-ani ng ating mga produkto ay makakadagdag ng mga buhay dito o yung tinatawag nating shelf life. Ang mga prutas o gulay na ating inaani ay dapat nating pakaingatang huwag malaglag o magkasugat upang maiwasan ang posibleng pagkakalamog at nakalaunan ay magiging sanhi ng maagang pagkabulok nito. Kung ang lahat ng ating naaani ay nasa maayos na kalidad, maaari natin itong idirektang itabi o ilagay sa ating ref para mas mapanatili ang freshness nito at maiwasan ang patuloy na pagkakalantapan nito. Sa kabilang banda, mas mainam din kung tutuyuin natin ng mabuti ang ating mga ani upang mas mabawasan ang moisture nito na siyang nagdudulot ng mabilisang pagkakabulok ng mga ito. Nabanggit kanina na ang mga gulay at prutas ay may iba't ibang gulang, kung kaya't mas mabuting isaisip natin kung ano ang mga nababagay sa kanilang pamamaraan. Narito ang ilan pang paalala para sa mabisang proseso at pag-store ng iba't ibang uri ng ating gulay. Una, ang mga warm season vegetables kagaya ng okra, talong, ay hindi dapat naiimbak sa lugar na mas mababa pa sa 12 degrees Celsius upang mas maiwasan ang chilling injury o ang pagkukulay brown at pagpulubot ng balat ng mga ito. Kung kaya't mas mainam na iwasang mailagay natin ang ating okra at talong sa refrigerator o hanggat maaari ay sa loob lamang ng sandaling panahon. Pangalawa, ihiwalay ang mga kamatis sa anumang uri ng gulay sapagkat ito ay naglalabas ng ethylene gas na siya nagpapabilis ng pagkahinog ng mga ito. Ang mga root crops naman at bulb vegetables maliban sa carrots ay hindi dapat naiimbak sa refrigerator na higit sa 2 linggo dahil sa moisture na siyang nagpapromote ng mga sprouts nito.
Isang uri ng preservation process ang freezing at ito ay kalimitang ginagawa upang maputol ang further deterioration ng ating mga gulay. Ngunit dapat nating tandaan na mas mabisa ang prosesong ito kung gagawin pagkatapos na pagkatapos anihin ng gulay. Isa rin ito sa pinakamabilis na paraan para mapreserba ang gulay at karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng blanching. May iba't ibang uri ng blanching at ilan sa mga ito ang water blanching at ang steam blanching. Ang water blanching ang pinaka-common o karaniwang ginagawa natin sa anumang uri ng ating gulay. Ang paraan ng paggawa nito ay kailangan lang nating painitin ng tubig hanggang sa ito ay kumulo at ilagay ang gulay sa kumukulong tubig sa loob ng 1 hanggang 5 minuto o hanggang sa kumulo ulit ang tubig nito. Hanguin ang mga gulay at agad ring buhusan o ilagay ng malamig na tubig. Pagkatapos gawin ito, patagasin ng tubig o tuyuin mabuti ang mga gulay at saka natin ito ilagay sa ating freezer. Ang steam blanching naman ay ang karaniwang ginagawa sa ilang gulay kagaya ng broccoli, kalabasa at kamote. Mabisa ang paraan din ito para mapreserba ang ating mga gulay, ngunit masasabing medyo may katagalang gawing ito kaysa sa water blanching. Kumuha lang tayo ng steamer at painitin muli ang tubig hanggang sa ito ay kumulo. Kailangan lang nating pasingawan ang mga gulay hanggang sa ang lahat ng bahagi ng gulay ay mainitan. Matapos ang prosesong ito, hanguin muli ang gulay at buhusan o ilagay ang mga ito sa malamig na tubig. Muling tuyuin mabuti nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakaroon ng extra moisture na siyang gustong-gusto ng mga bakterya na nagpapabilis sa pagkabulok nito. Para sa ating karagdagang kaalaman, narito ang ilang halimbawa ng mga gulay at ng iba't ibang oras o tagal na kinakailangan sa ating pagbablanch. Kung ang ibablanch natin ay beans, kailangan lang natin ng 2 hanggang 4 minuto depende sa laki nito. Kung broccoli naman, 3 hanggang 5 minuto ang lamang ang itatagal ng ating blanching. Kung cabbage o repolyo, 1 kalahating minuto naman. Kung carrots, 2 minuto kung ito ay gayat at 5 minuto kung ito ay buo. Kung cauliflower, 3 minuto lamang ang dapat itagal ng ating blanching time. Kung talong at okra naman, kinakailangan natin ng 3 hanggang 4 minuto at kung sayote ay 2 minuto lamang. Paano isagawa ang freezing at blanching, sunod naman nating talakayin ang pagpapatuyo o drying method. Katulad ng iba't ibang uri ng pagkain, kagaya ng isda, maaari din nating mapreserba ang mga gulay sa pamamagitan ng drying o pagpapatuyo nito. Nagiging epektibo ang ganitong paraan dahil sa napapababa nito ang moisture content o ang water levels ng mga gulay kung saan favorable sa mga microorganisms. Isa ito sa pinakamabilis gawin ngunit matagal na pamamaraan. Kailangan lang nating hiwain sa maliliit na piraso ang magulay at saka ito ibilad sa araw hanggang sa tuluyang matuyo. Atin lang dapat pakatandaan na hindi pare-parehas ang araw o oras ng pagpapatuyo ng mga gulay dahil ang lahat ng ito ay bumabase sa laki, hugis at sa dami ng water content nito. Ilan sa mga halimbawa ng mga gulay na pwede nating patuyuin ay ang okra, ang palaya, cauliflower, herbs, broccoli, cabbage, carrots, fetchay, mustasa, kamatis, sitaw, snap beans, kangkong, celery, malunggay, onion, garlic, squash, kamote, at patatas. Dalawang preservation technique na freezing at blanching, dadako naman tayo ngayon sa susunod na kung tawagin ay pickling.
Ang pickling ay isang uri ng preservation process kung saan hinahayaan nating ma-ferment ang ating gulay upang makapag-produce ng lactic acid na siya namang gumaganap bilang ating preservative. Kadalasang ginagamitan natin ito ng salt solution o ng pinaghalong asin at tubig o di kaya naman ay suka para mas mabilis ang pag-ferment nito. Maaari rin tayo magdagdag ng asukal o iba pang uri ng pampalasa upang mas maging malasa at katakam-takam ito. Ilan sa mga gulay na maaari natin gamitan ng pickling method ay ang ampalaya, bell pepper, carrot, sayote, chili pepper, Chinese cabbage, pipino, singkamas, bawang, mustasa, pechay, sitaw, labanos, sibuyas o shallots, sigarilyas, at syempre ang ating luya. Proper handling at storage na dapat nating ginagawa sa ating mga gulay, gayon din ang mga iba't-ibang paraan ng pagpipreserba ng mga ito. Tama ka dyan, Darren. So, mamimili tayo kung gusto natin i-freeze o kaya naman patuyuin at pwede din ang pickling. Ang maganda doon, Darren, na preserve mo na ang mga gulay mo, may dagdag ka pang kita kasi may value adding ka nang ginawa. Yes, tama ka dyan, Criselle. So tapos na tayo sa paksa ng harvest at post-harvest technologies. Ang susunod naman dapat nating matututunan dito sa episode na ito ay kung saan pwede nating ibenta ang ating mga produkto. Kaya naman sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang lahat ng iba't ibang paraan o channels ng pag-market ng ating ani. At kasama din dyan natin ang lesson tungkol sa record keeping na isa sa pinakamahalagang aspeto na dapat nating ginagawa mapa-backyard setting man ang ating urban setting. Hanggang sa susunod na episode, ako muli si Criselle Penalete ng ATI Calabarzon. At ako naman si Darren Baina mula rin sa ATI. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ito muli ang programang hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Calabarzon. Ating eskwelahan, gulayan sa pamayanan.